Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ay ang tutok Islam ay muli pong magbabalik, mga kapatid at mga kababayan. Sa muli po ay mga kapiling ninyo si Muhammad Romulo Rosal ng isang oras. At gaya po ng dati, tayo po ay babasa ng mga ilang mga katanungan mula sa ating mga tagapagtangkilik, no? Doon sa mga taong naguguluhan, sa mga brother, mga hindi pa mga Muslim na naguguluhan sa kanilang mga panampalataya o sa kanilang paniniwala, ay atin pong pagbibigyan yung kanilang mga message, ha? Ating babasahin dito at para maliwanagan sila sa kanilang panampalataya na matagalan nilang gustong marinig mula sa atin, ha, mula sa atin na ang paliwanag nila, ang paliwanag natin. At huwag po natin kalimutan, mga kapatid at mga kababayan, mga kaibigan, na atin po palagi panoorin yung aking mga upload na mga video dito sa aking channel sa YouTube ko. At huwag kayong magsawa sa kapapanood dito. At akit itong nirekomenda sa inyo sapagkat mayroon naman tayong maiilan ng mga kunting mga pakinabangan na kaalaman patungkol sa ating mga panampalataya at paniniwala. At ang tutok Islam po ay magbibigay rin sa inyo ng mga kasagutan, no? Ang programang ito ay tinawag na Tutok Islam sapagkat kapo po tayo ay bigyan natin ng pansin yung ating sarili na ating tutukan yung iba't ibang uri ng relihiyon, no, ating pag-aralan, kung ano ba sila, at yung may kakayanan lamang, no, yung may kakayanan na tumutok sa mga iba't ibang uri ng mga relihiyon, subukan ninyo, no. Unang-una po ay subukan ninyo ang aming panampalatayang Islam na inyong pag-aralan. Abay, kung inyong mapag-aralan at inyong mahusgahan ang inyong sarili, abay, wala pong problema. Ay, pwede po kayo mag-Muslim, ay pwede naman hindi kayo mag-Muslim. Sa Islam po ay hindi po ito sapilitan, no? Hindi sapilitan sapagkat maliwanag po ang sinabi ng dakilang tagapaglikha. Sabi niya, La ikra hafidin. At simple naman ay hindi natin pwedeng kalimutan yung ating mga tagapagtangkilik, yung ating mga nag-subscribe sa ating channel. Ating batiin sila ay naway maligayang araw sa inyo dyan ngayon. Almang panig kayong dako ng mundong ito, ay binabati ko kayo ng magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali. Naway ligtas kayo sa mga pagsubok, sa mga karahasan, lalong-lalo na sa ating pinoproblema ngayon, ha, sa buong mundo, ha, itong COVID-19 na hindi na ito mawala-wala. Simple naman ang payo ng Tutok Islam sa inyo ay stay home, stay safe, and stay healthy. At palagi po tayong manalangin sa dakilang tagapaglikha na ilayo tayo sa ganung mga karamdaman.
tawag na unang siyempre naman ang pinakarabis diyan no, ang pinakamagandang gawin natin ay wag nating pabayaan ating sarili. Lagi tayong lagi nating paliguan yung ating katawan no. Linisin natin ating katawan, pasiglahin natin, kung may kumbayan ng vitamins, abay uminom ka ng vitamins. Kailangan panlaban sa mga pandemic, sa mga sakit ay kailangan ay malusog ang pangatawan mo. Dapat kailangan kumpletong vitamins sa katawan mo, exercise ha, yung mahalaga, exercise talaga. Yung pawis mo ay talagang lalabas mula sa iyong mga balat. Sa butas ng iyong mga balat na lumabas yung mga talagang namumuong mga pawis. O, kailangan malabas ito. Yung mga nag-opisina dyan. O, naku, kailangan. Hindi pwede kayong magpap-tumpik-tumpik dyan at hindi kayo pwede nga magtamad-tamad na pairalin yung katamaran mo na mag-exercise. Kailangan i-exercise mo. Magpainit ka, kapatid. Kapagkat ang kalaban ng pandemic kayon, kailangan ay mainit ka. Palagi lumabas sa bahay mo, lalo-lalo na ngayon pagka Biyernes o Linggo man yan, siyempre, yun ang talagang tama na pag-exercise mo, na palakasin at palabasin yung mga pawis mo na namumuo sa ilog ng katawan mo. At kung nga pagka ikay mainit na, siyempre naman, sino ba namang virus o mikrobyo na mananahan sa katawan mo pagka ikay mainit? Wala naman siguro. Mamamatay sila. At doon po diyan diyan po siyempre sa munting ating makalimutan yung ating mga kaibigan diyan, yung mga matalik nating mga brother diyan no. Salam diyan mga kapatid ha. Sa lahat ng mga brother nga pala, mga brother and sister, salam alaikum sa inyo lahat ha. At diyan sa Pilipinas ha, sa MENA yung Islamic MENA, Islamic Islam in Action na Philippines ha. Yung pinaka brother namin, yung pinaka-main ng Islam in Action dyan sa Pilipinas. Sa pangunguna ni Fali Jun Obrero at ni Yusuf Lapitan at si Abdul Malik Angelo Carpio. Yung mga ina talaga magigiting yan sa pagdadawa. Walang kapaguran yan ha, sa pagdadawa. Ito naman yung itong yung aming amir yo, yung pinaka-amir diyan ng Islam in Action diyan sa Pilipinas, aba. Ang tao ito walang kapaguran, ha? Ay talagang may edad lang ha? Pero yung kanyang katawan ay katawan pangatawan ay parang batang-bata pa rin. Abay ang tao ito ha, itong si Jun Obrero, ha? Ay si Pale Jun Obrero talagang walang kapaguran ito sa pagtulong. Ngayon nga lang yung patuloy yung kanilang pagbibigay ng mga ayuda do sa mga taong naapektuhan ng pandemic nung panahon nung kasagsagan ng pandemic, abay walang humpay sila ha, katuwang nila yung mga military sa Camp Aguinaldo, katuwang nila no, umakyat na sila sa mga kabundukan para mamigay lamang ng ayuda do sa mga taong naubusan ng budget o pagkain dahil hindi nga makapagtrabaho at walang trabaho, aba, ay talaga naman andun sila, ha? Umakit sila, umaon sila sa kabundukan para mamigay ng mga ayuda, alhamdulillah. So yun po talaga ang pinakamagandang gawain ng isang manampalataya kung gusto mong magkaroon ka ng pinakamalaking bahay o paraiso o kastilyo doon sa paraiso. Abay, gumawa ka ng kabutihan. Dito pa lang sa mundong ibabaw nito, gumawa ka ng kabutihan. Ulit ako dyan, si Brother Obrero, abay, nagpapatayo pa ng mga masjid dyan. Subhanallah. Alhamdulillah. Ang sabi ng dakilang tagbaglika, kung magpatayo ka ng masjid, masjid sa mundo, sa lugar mo, abay, papatayuan ka rin niya ng, kung halimbawa yung, ang maliit lang, ang maliit yung pinagawa mo masjid, doon sa kabilang buhay, sa paraiso, sa akira, kay papatayuan ng dakilang tagabaglika ng kastilyo. Malakahariang bahay o kastilyo ang ipapatayo sa'yo. Okay, biruin mo naman. Siyempre, kung ibig sabihin ay magbibigay ka lang ng kalingkingan, ibibigay ng dakilang tagabaglika sa'yo ay yung ganito, ito. Ibibigay sa'yo.
Ganito kalaki ang ibibigay na reward sa iyo doon sa akira. Kaya yung mga mayaman na mga Muslim dyan sa buong mundo, abay, kung kayo'y narinig nyo yung aking panawag nito, aking video, abay, wag muna ninyong ipagkait yung inyong kayamanan, abay, ilabas ninyo, itulong ninyo sa mga kamusliman naghihikahos. Dahil ang tagilang tagbaglika at talagang hindi po siya napapagod sa kabantay sa atin, ha? Wag po tayong tago ng kayamanan dito sa mundong ito dahil sa paglisan natin ang kayamanan iyan na hindi natin madadala. At isa pa, yung kayamanan yan, yung kayamanan na yan, eh, hindi sa atin yan. Ha? Tayo lamang ang humawak niya, no? Ang kayamanan niyan ay galing sa dakilang tagabaglika. Sa atin lamang ito ipinamana, ibinigay ng dakilang tagabaglika. Sa pamamagitan natin, tayo ang nag-aruga ng kayamanan niyan. So, ibig sabihin, galing sa Allah yan, galing sa tagabaglika, ipamigay din natin, ibahagi natin doon sa mga taong naghihikaos, lalo na sa ating mga kapatiran na mga kamusliman. Nalagot kayong mayaman dyan ng mga Muslim, abay, alam ko naman na talaga ang mga mayaman ng Muslim ay talaga hindi tumutulo, ay hindi tumitigil, ha? Walang humpay din at walang kapaguran sa pagtulong sa mga ka-Muslim na naghihikaos. Subhanallah Akbar. Allahu Akbar. Kaya po dyan, simple naman, huwag na kalimutan, ito si Muhammad Salba sa Pangasinan, ha? Brother, alhamdulillah, kumusta ka dyan, no? At yung palang bagahe na yung hinihingi, yung mga sadyada, yung mga babasahin, ay dito na, iniipon ko pa. Iniipon ko pa yung kahilingan mo, pero yung sadyada, kumpleto na brother. Ang hinihintay ko lamang, yung babasahin, ha, mula sa isang ustad na aking hinihingan ng mga babasahin, siguro, siya alam, mabigyan tayo mga dalawang karton, ay siguro, sapat na siguro dyan sa lugar mo na ipamigay mo mga sa mga pamphlets, no, mga babasahin na para sa Islamic. Kaya mo lang brother, kasi talagang inabutan ka ng pandemic, kaya ito medyo naantala yung pagpapadala ng bagahe. Kaya yung hiningyan ko ng babasahin, abay, yung babasahin din na dalawang karton yata ibigay sa akin o isang karton ay andun din sa ano, ay nakulong din at hindi mailabas. At nandins pala sa Ormoc City si Silso Abinyo, aba, kumusta ka Brad, ya? Ay siya rin po ang kakitawan dyan ng Islamic Knox, yung Ormoc City, aba, ay ito naman si palagi natin itong babanggitin ng mga ito sapagkat itong mga ito ay parte ng aking buhay nung ako pa yun sa Pilipinas. Dahil magtataka kayo kung bakit ito'y palagi kong binabanggit, abay, sila'y kabahagi ng aking buhay nung unang kapanahonan ko, nung ako pa ay bagong Muslim pa lamang, sila po ang nagpatingkad, no? Ang silang bigay ng parang pinakapundasyon, ha? Para matuto ako sa ganitong larangan ng pagdadawa. Ang mga brother dyan, yung mga gustong magdawa, yung mga baguhan pa lang dyan, yung talagang mapusok sa dawa, abay, brother, pagpatuloy mo yan. Kung gusto mong matutong magdawa, abay, hintayin mo kasi dito po sa Katargi Center ay mayroong programa sa pamumuno ni Ustad Yusuf at ni Ustad Ismail doon po sa Almura. Mayroong pong pagtuturo, no, ng larangan ng pagdadawa. At doon mo talaga masaksihan kung paano magsalita sa harap ng mga tao at paano ito step by step kung paano mo ito dadawahan ang mga taang yung mga nasalamuhang mga hindi pa mga Muslim. Yan din naman, no, sa Saudi Arabia, si Brother Muhammad dyan, kumusta ka? Bagamat hindi mo siguro panapanood aking mga video sa YouTube ko, abay, kung iyong mapanood dito, abay, panoorin mo brother at mag-subscribe din rin. At siyempre naman ay magparamdam ka rin dyan, ha, sa akin dito. Mag-message ka sa aking mga video, alin man dyan ang gusto mong bigyan ng message, abay, magsulat ka ng comment doon sa baba na aking mga video na in-upload. Abay, ito ngayon ang pinaka-trending ngayon, ha, mga brother, mga kababayan, mga kaibigan, ha?
mayroon ngayon na bagong uso ngayon sa Facebook, ha? Yung Face application. Allahu Akbar, ito naman ngayon ang pinaka kinakaabalahan ngayon ng ating mga kabrader, oh, mga brother at mga hindi pa Muslim. Ito po ang pinagkakaabalahan ngayon, no? Na hindi naman ligid sa atin, ha, bilang isang mananampalatayang Muslim, ito po ang paggaya-gaya sa mga itong mga gawain ay ito po ay haram sa atin. Yan po ay pinatunayan na yan po ng mga sa mga ibang mga talata sa Quran at mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abay din po sa mga brother, mga sister na gumagaya na yan, abay ay burahin nyo yan, abay hindi po kayaya sa isang Muslim na gumaya sa mga ganun na ganun mga gawain, ha? Yung iyong mukha ay gagawing bata, yung mukha at gagawin mong babae, gagawin matanda, at isa pa, ay kapag pangit ka, gagawin gwapo, subhanallah. Abay, maliwanag po, ha? Ang ganito pong oring gawain ito po ay pagsisinungaling, ha? Kasinungalingan, ha? Sa ating sarili. Na alam naman natin na itong ating figura o itong ating hitsura ay ito yung ginawa na ito ng dakilang tagapaglikha, no? Ibinigay na sa atin, eh huwag natin baguhin, ha? Sabihin man natin na yan ay biro lamang, oh, kasiyahan, katuwaan, no? Pero hindi po iyon ay maganda. Huwag natin ganung rason kasi itong klaseng ito ay hindi po pwedeng biruin. Maaaring ito ay makapagbigay sa atin ng kaligawan, no? Kaligawan, at ito pa mismo ang magdudulot sa atin na maputa sa apoy ng impyerno. Bakit itong pagagaya, yung imukha mo gawin babae, ay paabay, ito'y kasuklang-suklang sa dakilang tagapaglikha. At lalong-lalo na kay Propeta Muhammad Sallam na ito'y pinagbawal niya yung paggaya-gaya sa mga kasuutan, no? O yung pagkilos sa gaya ng mga kababaihan ay ito'y kasuklam-suklam. Subhanallah. Alaman naman natin na ang ganitong kasinungalingan, no? Yung pagpapalit ng ating itsura, aba, si Satan po ay tuwang-tuwa nito. Natutuwa siya dahil sa ating ginagawa nito. Na ito ay isang pangguguyo, no? Isang pamaraan ito na pangguguyo. Na ibig sabihin ay panalo naman si Satan dito. Panalo si Satan dito. Kaya brother and sister, dyan, no? Abay, itigil po rin ito kung bilang isa pong kapatid ninyo sa panapalad Islam, abay, huwag po natin itong paralel sa atin dapagkat ito ay hindi walang kapakinabangan ito. Ibig sabihin, no, pag-aaksaya ng panahon, pag-aaksaya ng pira. Mayroon po tayong mga ilan, mga patunay dyan, ha? Mga talahadit ng Propeta Muhammad Sallam, no? At ating basahin ito sapagkat para lamang po isang dalil na baga sabihin nila ay si Muhammad ay nagsasabi lang diyan na wala naman dalil. Dahil karamihan po sa ating mga sister and brother ay mga pilosopo din, no? Paminsan-minsan. Dahil ang mga gumagawang ito, alam ko siguro ito ay mga kulang din sa kalaman sa kanilang pananampalataya. Dahil karamihan naman sa mga itong gumagawa ay kulang po sa kalaman. Ang mahirap dito, ang pinakamasakit dito ay yung mga tao na may kaalaman. Abay, baka siguro gumagaya rin dito, ha? Gumagawa rin ng ganito, abay, yun ang pinakamasakit. Ang sabi nito ay isang hadith, no, ito'y ulat ni Ibn Abbas, no,
sa isang mga ito si Ibnu Abbas, ito isa ito sa mga naglilikob ng mga hadit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong panahon. At ito nga si sabi niya nga dito, ha? Sabi ni Ibnu Abbas, tunay na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay isinumpa niya ang mga lalaking gumagaya o itinulad nila ang kanilang mga sarili sa mga kababaihan. At ang mga kababaihan na gumaya o itinulad nila ang kanilang mga sarili, ha? Sa mga kalalakihan, ha? Ulat Imam Bukhari. Karagdagan pa no para isang patunay pang ito isang karagdagan no paluap dito eh, bilang paluap ito yung hadith na ito ayon kay Abu Hurairah no ito si Abu Hurairah ito ang pinakamalaking hadith na nasa ulo ha nalikom niya ang sabi niya rito isinumpa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang lalaki ha na nagsusuot ng damit pang babae at ang babae ay nagsusuot na damit ng panlalaki ha. At sabi naman, at sa isa pang mga hadith ng ito, ayon naman kay Isa, ha? Isinumpa ng Rasul, ha? Ang sallallahu alaihi wasallam ang mga tumboy, ha? Ito'y malinaw na panggagaya na naman ng mga kufar, ha? Na gawain ito, no? Isipin mo ang mga tumboy, ha? Yung pagka siyempre naman eh kung halimbawa naman ay naggayahin mo yung ano, gagayahin mo yung mukha mo ay mukha mo tas gawing babae yung babae gagawing lalaki you know, mukha mo abay eh magitsura kang tumboy doon may si babae kay nagmukha kang lalaki kaya ito po ya isa sa mga patunay no na isang patunay dahil siyempre naman sa isang sa panang Islam bawat pag ikay nagbasa ng ganito kaya mag-ulat ka magbabanggit ka ng mga ganito ay gatong bagay ay kailangan po mayroon yung mga dahil para yung mga brother at sa mga brother natin ay talaga hindi ito makaligtas kaya doon po sa mga brother yan ha, sa mga sister na gumagaya ng ganito abay itigil po natin mga brother ay ito po ay kasumpa-sumpa sa dakilan ng tagabaglikha at sa ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya alam naman natin ang ganitong mga pangyayari no nung unang panahon abay iba naman nung unang panahon nung unang panahon ibang klase naman yung uri na pangguguyo ni Satan ito ngayon iba na naman ha na babaguhin ngayon naman ay babaguhin mo ang sarili mo gagawin mo bata matanda ha. Abay, kaya nga inulit ko, ito po ay hindi po kaya-aya no, sa atin. At ito po ay haram. Ha? Haram ito sa pananampalatayang Islam o sa aral ng Islam. Kaya doon sa mga nagsin, nagpadala sa atin ng mga mensahe, no? Mga tanungan, abay maya po eh ati itong basahin para sa kanila at ati itong sasagutan ayong sa ating kaalaman. Yung una po no ay ilan sa mga ngayon sa trending ngayon no dahil marami pong nag-react nito face application na to ay marami pong nag-react dito sa bagay na sa application na to na ngayon ay ito ngayon parang kahapon na ito nag-umpisa hanggang ngayon no ay ngayon po ay umani po ng batikos yung ganyang mga gawain na yan ha ngayon nag-trending po ngayon yan yung ganyang pagpapalit ng yung mukha mo na gawing bata at gawing matanda. My brother and sister ay kung ano po na po yung kung ano na po yung mukha mo, abay, yun na yun, ha? Huwag natin baguhin, na. Abay, sabi nila, sasagutin na ito'y isang
kasi katuwaan lamang. Kaya nga kabi sabi ko, ha, kasi mamaya sabihin nila, yun ang pakialam mo brother, ha? Siguro naiingit ka lang. Okay, tanggapin natin yan, naiingit, naiingit pa nung sa hindi, abay, ito yami paalala lamang. Dahil ayaw namin kayo, bilang isang brother ninyo, bilang nagmamahal, ha? Polisi ko bala sa batala, abay, mahal namin kayo bilang isang manampalataya na ayaw namin na kayo po'y magkasala sa ganung pamaraan. Kaya sayang po ang inyong mga, ang ating mga ibadah kung ito ihalo natin ng ganung katuwaan na ganung mga gawain, no? Na ikakatuwa naman, ikakatuwa ni Satan na tasa ngayon ay maraming gumagawa, lalong-lalo dyan sa mga hindi man ang palataya, abay sila tuwan-tuwa, ano? Sila tuwan-tuwa, pero sila tuwan-tuwa, huwag natin gayahin, pabayaan natin sila. Kung mayroon man tayong sapat o kakayanan na sila pagsabihan, ay pagsabihan natin. Kung ikaw naman ay nagdadalawang isip na pagsabihan, na baka mamaya ay pagalitan ka o abay bugbugin ka, abay huwag na lang, ay pabayaan mo na sila. Eh po, inuulit ko po ngayon nung nakaraan, no, yung in-upload ko nung video. Abaya yung anti-terror bill nga pala ay nasa palasyo na at hinihintay na lang na pirmahan ni Pangulong Duterte. Ang tanong dito mga kapatid at mga kababayan, no, ay saan tayo lulugar dito? Kung sakasakali man na ang anti-terror bill ay maaproba nito at maging isang batas na tunay, ay saan tayo lalagay nito? Abay, ang akin naman ay insala, huwag naman na mangyari na maulit noong unang panahon na ang mga kamusliman dyan sa Mindanao at dito sa Luzon ay magrebelde. Tulad po namin na ang mga kamusliman po ay hindi po tutul dyan, ha? Talaga naman po na kami sumasang-ayon niya kasi na naman sino nga naman ba sino ba naman ang gusto ng kaharasan? Sino ba naman ang gusto sa pamayanan mo na mayroong mga rebelde, mayroong mga terorista na may masasamang loob? Aba, ay wala po, ay hindi po tayo sa ayon diyan, no? Ay tayo po kontra. Ha? Laban tayo sa mga terorismo at hindi tayo kalaban ng gobyerno. Dahil sa katotohanan lamang ay ang mga kamusliman po, yung mga kamusliman, ang ibang mga, hindi naman siguro lahat ng mga kamusliman na sang-ayon dyan, no? Ang mayroon naman din siguro na taliwas din na kontra. Oh, lalo sa mga panig sa kabilang posisyon o posisyon, abay siguro ay kukontrahin nila yan, no? Na hindi naman ang pagkontra nila ay hindi naman po sa puso kundi gaya-gaya lamang. People are giving charity and helping both. Kaya kuha ko po sa inyo ay mga kapatid, no, abay kung mayroon tayong kakayanan na supilin ito o pigilan, no, abay gawin na natin po dahil ito ay hindi sa akin sa pakiwari ko, no, pag ito'y napirma nito sigurado ay mayroon malalaman dito ng mga inosente. Kaya nga ang sa akin dito ay magsama-sama tayong manalangin na baguhin ito, mapansin ito ng daknay ni Pangulong Duterte doon at mabasa niya iyang kanyang ripasuhin, suriin niya ng maigi na ito ay walang madadamay ng mga insente ng mga mamayan. Doon po sa mga senador na mga ini-interview ng mga press mga reporter, no, sa radyo, sa TV station, abay hindi po niya nababanggit yung kapakanan, yung side ng mga kamusliman. Yung kanila mang ang kanila mang binabanggit yung side nila. Abay magkaiba po mga kapatid, no? Magkaiba po diyan sa mga gumawa ng batas yan, magkaiba po, ha? Yung mga Kristiyano at ang Muslim po ay magkaiba. Ang Kristiyano at Islam magkaiba po dahil ang mga kamusliman yung nananahan sa pananampalataya Islam, abay ito ay tinaguri ang mga terorista. Aba, ito ngayon ang pinaka malagim o hindi magandang usapin, no?
Dahil kung ang naaprubahan niyang anti-terror bill, abay, nako, delikado kami nito. Dahil sa halimbawa ngayon, kung si barangay captain, no, si mayor, si congressman, ay napag-initan ka ngayon, nako, ituturo ka lang sa mga pulis, sa mga militar, nasasabihin na ikaw ay gumagawa ng bomba at ikaw ay terorista, lagot ka. Yan po ang panawagan namin doon sa mga mamabatas, no, lalo-lalo na kay Presidente Didigong, kay Presidente Duterte, diyan kay Presidente, na kumiling po kayo ng konti ng bahagya sa amin, ha, bilang mga Muslim. Ha? Kumiling po kayo ng bahagya na kung sakali man ay maapuruman mo yan, ano na kaya ang buhay o kalalagyan ng mga kamusliman na tinaguriang ang mga terorista. Diyan sa mga kakristanuhan, siguro okay lang sa kanila kasi hindi naman sila tinagura ang mga terorista at wala silang history na upang tawagin sila ang terorista. Sa mga Muslima talaga ito'y 100% na kaming mga Muslim ay tinagura ang mga terorista. Kaya panawagan po dyan sa mga mababatas, no, sa mga kinaukulan, no, dyan sa mga kay Pampilo, Panilo, dyan sa mga pinakamataas dyan, no, katungkulan sa Pilipinas, yung mga katabi dyan ni Pangulong Duterte, abay kalabitin nyo naman si Pangulong Duterte na bigyan naman ng konting panig yung panig man lamang, no, sa mga kamusliman na kung bahagya lang, okay, no, kung ano mangyayari dito kung halimbawa ay mapirman yan. Pag pinirma niya, sigurado ako ang mga pulis niya talagang mag-iinit yan, no? Gagawa niya mga karasa, sigurado ko nito. Ha? At yan po ang hindi alam ng Pangulong Duterte kung ano po ang kahinatan niyan. Na dapat sana ngayon pa lang ay malaman ito ng Pangulo na iyan ripasuhin ng maayos. Pag-aralan bago pirmahan. Aba, yung iba naman, ito si Panilo ay talagang gustong-gusto ng mapirma niyan. Aba, siyempre naman, sino ba naman ang hindi gustong mapirma na ganyan? Dahil siyempre ay para mailayo, no, sa karasan ang ating bayang Pilipinas, ang bayang Marlika. Kaya nga, kami din po, mga kamusliman po, na hindi naman ay hangad po namin talaga ay kapayapaan. Hindi po namin hangad ng kaguluhan. Ha? Bawat isa sa aming mga kamusliman, ang nasa isip namin, kapayapaan po. Hindi kami naghahangad ng karasan ng bawat isa sa amin. Kaya yan po ay naitatak sa amin, no? Ayan po ay naitawag sa amin kami mga gumagawa ng karasan, ha? Mga mamatay tao, terorista. Kaya yan po ang aming iniiwasan na siyang anti-terror bill, kung ma-aprobahan niya, talaga naman ay saan kaya kami pupulutin ito? Nagaya ng sinabi ko na mamaya dyan ay sa loob kami ng masjid, nagsasala, nagdarasal, no? Mamaya ay nagpatuad-tuad kami dyan, nagpapatirapa, ay bigla kaming pusasan, hulihin. Kaya yung nga, si Kapitan ay galit na galit sa aming mga Muslim, yun, pinahuli kami at pinaratangan na kami mga terorista. Ang pinaka masakit, no, na mangyayari sa amin pag ganyan po ang mangyari, no, o ang maging resulta ng ganyang paggawa ng bill na yan, no. Kaya dahil ito si Lacson, no, si Senator Lacson, abay hindi ko alam kung ano ba talaga ang pakay nito, dahil sa bawat mga interview sa mga ito, abay ay mayroon silang iniwasan na sasabihin. Ayaw nang banggitin yung kanilang tinaguriyan ng panahon ng mga terorista. Ayaw nang banggitin. Para bang ay iniiwasan nila yung ganung mga kasagutan na ito namang mga reporter, no, yung sa mga TV diyan, sa TV, sa radyo, no, yung mga vlogger, abay minsan naman ay tanong ninyo, ha? Sabihin niyo kung paano naman ang kahinatnan ng mga kamusliman na tinaguri ang mga terorista, abay ano naman ang kahinatnan nila kung ito'y mapirmahan ng o maging isang batas na ito ang anti-terror bill. Anong kahinatnan?
sila ba'y mapayapa at ligtas sa ganitong uri ng batas na to? Ha? Ito ba'y sila ay maging mapayapa ng maayos o tuluyan na maging maayos o maging mapayapa ang parting Mindanao na ngayon naman ay talagang ay lumalasap sila ngayon ng kapayapaan sa Mindanao, ha? Yung mga ilan, mayroon namang ilan na talagang hindi pa rin sila 100% na kapayapaan, no? Mayroon pa rin ilan, pero mostly doon sa Mindanao ngayon, aba, alhamdulillah, ay kapayapaan po ang umiral. Yan po ang Duterte administrasyon na hangad ni Duterte na magkaroon ng kapayapaan ang buong mamayang Pilipinas. Maging Muslim ka man, maging Kristiyano, ang gusto niya ay maging mapayapa at magkaisa tayong lahat. Labanan natin ang mga terorismo, yung mga masamang loob, ha? Labanan natin at huwag natin hayaan na magkasik lang kayo sa ating bayang, ng bayang Maharlika. At ngayon po naman ay pumunta tayo sa ibang dako, doon nga sa pagbabasa ng mga messages, ha? Yung doon kay Mr. Cebu, ha? Hindi siya nagpakilala, medyo na naputol na yung ang ating kasagutan ng kanyang katanungan ay hindi natin nakumpleto, no? Hindi natin nakumpleto yung kanyang yung ating sagot doon, kaya ngayon ay ating pupunan ngayon ng maayos ng kanang wasto. Ulitin natin yung kanyang katanungan, ay basahin natin uli, ano? Dahil para po ma-recall natin yung kanyang katanungan, ha? Pati yung kasagutan. Ito po ang kanyang katanungan nung nakarang ating paglabas, no? Yung ating hindi natapos na pagsagot sa kanyang katanungan. Ito po, pakinggan po niyo mga kapatid. Sabi niya rito, kung si Propeta Abraham ay Muslim or ama ng manampalataya, sino naman si Jesus sa mga Kristiyan? Kaya nga inuulit ko, yung itong katanungan niya ay para pong hindi niya ito naayos ng pagtanong. Pero kato paano ay tanungin natin para sagutin natin para naman ay siguro ang intention niya rito para po ay magkaroon din ng kaalaman, yung magising yung mga hindi pa nagising dyan. Si Propeta Abraham po, ay balikan natin, no? Bagamat ito ay nasagot na natin ang mga ilan na bahagi nito, ay si Propeta Abraham po ay totoo po siya po ay siya po ay ama ng mananampalataya. Dahil bakit po siya tinawag na ama ng mananampalataya? Dahil po doon sa kanyang mga anak, no, na yung mga anak niya naging hirang na dakilang tagabaglika na mga propeta. Sila si Propeta Ismail at si Propeta Isaac ay sila po ay naging propeta ng mga anak ng ni Propeta Abraham alayhis salam. Ay sila po ay naglumaganap dito sa Middle East. Noong nang panahon nga, ay wala pa naman nung China, wala pa yung Pilipinas, Amerika, London, Australia, wala pa yan noong unang panahon. Ang una po nag-spread na dito po sa Gitang Silangan, nagmula ang mga kasangkatauhan, ang mga tao dito po unang lumaganap sa Gitang Silangan. Kaya tinawag ko rin siyang ama ng mga prataya dahil siya po ay maraming kanyang mga anak, no? Ay mula sa kanyang anak hanggang sa ngayon, no, sa huling propeta Muhammad sallam, ayan po silang mga propeta na yan, ay sila po yung mga kakamag-anak at magkakadugo. Ayan po doon sa kay brother, no, kay brother Cebu, hindi nga siya napakalilan sa kanyang pangalan. Sabi niya, sino naman si Kristo? Sino naman daw si Kristo sa mga Kristiyan? Aba, bagamat sa pananampalatayang Islam, si Propeta Isa alayhis salam ay ito po ang pagkilala namin kay Kristo, siya po ay isang propeta. Dahil kung ating pag-aralan at ating susuriin, no, si Propeta Isa alayhis salam ay siya po ay isang propeta lamang, dakilang propeta na isinugo o hinirang na propeta na dakilang tabaglikha para sagipin, no, sagipin ang mga tao, ha, na bulid sa kasalanan.
Oh, at doon natangan niya yung kanyang ibanghilyo, yung ibanghilyo ni Jesus, no? Ibanghilyo ni Jesus, yung ang mabuting balita, tangan niya. Ang tanong po ay nasaan po ngayon ang ibanghilyo na to? Nasaan ang ibanghilyo na to? Abay, tunay po nawala na. Ang orihinal na kopya ng ibanghilyo ni Kristo o ang magandang balita ni Kristo ay nawala po. Ngayon po dyan sa katunungan sa mga Kristiyano dyan, abay, nasaan po? Kung mayroon kayong kopya ng ibanghilyo ni Kristo o yung ang mabuting balita ni Kristo, abay, bigyan nyo po kami kahit pa paano. Uisin nyo sa amin, ha? Yung kanyang ibanghilyo. Yan po ang babasahin yung libro na yan. Yan po ang nirebel kay ni binigay kay Propeta Isa, no? Na ang tangan niya ang kanyang intention ng babasahin na yan ay muling hikayatin ang mga sangkatauhan, no? Dahil nabuli din nga sa kasalanan, at panumbalikin muli, at yain muli, at yayain muli sa relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dahil ganun panahon ni Propeta Isa alayhis salam ay hindi niya ito ang iba ay naniwala sa kanya, ang iba naman ay pero mas marami ang hindi naniwala noong panahon sa kanya. Hanggang nga siya ay hanggang nga siya nung sa kapanuhan niya, panahon niya, no? Ay siya nagpakilala na siya propeta sa mga Hudyo, ay doon nga hindi sa paniwalaan, no? Hindi siya paniwalaan, siya ay tinugurian na huwad na propeta. Kaya nga po, nung siya nagpakilala na siya propeta, siya ay gustong patayin, dakpin ng mga Hudyo noong panahon. Katulad ng mga nauna mga propeta sa kanya na nagpakilala na siya na propeta din, at yun nga ay sa hindi nga maniwala yung mga Hudyo noong panahon ay pinagpapatay nila yung mga propeta na pumunta sa kanila. Ilang propeta po ang pinatay, ha? 72 prophets ang pinatay ng mga Hudyo noong panahon. At doon nga, no, ay nung nawala, nung umalis si Isa alayhis salam, o Jesus, no, sa pangalan, ay si Jesus nung nawala sa mundong si Jesus, umakit sa ayon sa araw ng Islam, aba ito si Propeta alayhis salam, sa paniniwala namin at sa araw namin, ito si Propeta alayhis salam ay umakit po sa langit, nandun po siya ngayon sa pangalawang palapag ng kalangitan. Sa pagdating ng araw ng panahon na yun ay siya po sa nakatagda sa kanya, siya po'y babalik, no? At kanyang ipagpapatuloy ang kanyang pagkapropeta at siya'y mag-aasawa. At ayon naman doon sa paniwala ng mga kakristiyanuhan, si Isa alayhis salam ay ginawa ng Diyos, no? Ang pagkilala nila sa kay Isa, kay Propeta Jesus ay Diyos o anak o nagkataon tao. Kaya po sa paniniwalang ito, dito tayo naguluhan, no? Naguluhan tayo sapagkat alin ba dito ang totoo? Diyos anak, Diyos ama, o Diyos espiritu, o nagkataon tao? Sino ba ang tunay na Diyos dito? Yung ama, yung anak, yung espiritu, o yung nagkataon tao? Abay, kung mayroon kasagutan mga brother dyan sa mga kababayan natin na hindi pa mga Muslim, abay, mag-comment po kayo sa baba. O kaya naman, mag-text kayo sa akin. Ha? I-text nyo ako sa Facebook account ko, sa Messenger, Romulo Rosal. Ha? At Muhammad Romulo Rosal. Ha? At dalawa yan sa Messenger, ha? Muhammad Rosal. Kaya i-message nyo ako at magtanong ka sa akin at sasagutin natin dito. Hindi kayo naman ay mag-comment ka sa baba para mapag-usapan natin ang maayos yan. Abay, yun ang gusto natin. Basta lang naman ay huwag po tayo magmura, no? Huwag tayong gagawa ng masakit na salita. Ang sa atin lamang ay yung mga makayaayang salita o na maibigan natin na turo sa atin ng mga magulang at turo ng ating reliyon. Kasi yung iba dyan ay magkukumit na lang, ha, ay magmumura pa, sabi ko, tanga, naku, ha, ang pangit po pakinggan, no? Para po yung tao na gumaganyan, na gumagawa ng ganyan, para pong walang isip
ha? At walang matinong na pag-isip pa, mas matino pa sa kanya yung mga taong sa mental hospital. Pag ikay magpapaliwanag sa iyong kapwa mo, kapanalig, at sa lalo na sa kalaban mo, sa relihiyon mo, abay, maging magalang at maayos para naman yung kasagutan naman ng iyong kabilang panig ay makakayaya naman ang kasagutan niya at hindi ka naman na at irespeto ka niya. Ito po ay wala tayong pinapanigan, no? Ay, kung wala tayong nirespeto natin, ay, sa programa ko ito ay irespetuhan po tayo. Ay, kung mayroon kayong katanungan at paliwanag, abay magpaliwanag po kayo para magkaroon ng makaintindihan tayo. Kaya po nung kaya kay Mr. Cebu na hindi nagpakilala ng kanyang pangalan, yung kasaguyong tanong niya, kung sabi niya kung sino naman si Kristo o si Jesus sa mga Christian. Kaya nga, doon nga si Isa alayhi salam o si Jesus sa pangalan niya, ay sa pangalan, Jesus sa pangalan ng Christian, ay si Jesus po ay ginawang Diyos ng mga Christian. No? Dahil nga, sabi nila, ay si Jesus daw ay miracle ang pagkagawa o pagkatao ang kanyang pagpanganak. Dahil si Jesus daw, no, ay isinilang na walang ama. So yun po ang kanilang paniniwala na si Jesus nga daw ay ipinanganak na walang ama. Aba, ay kung ating pong pag-aaralan at ating susuriin pong ating pananampalataya, mga kapatid at mga kababayan, aba, si Jesus po ay kung ating pong mapag-aralan po ang ating history o history ng ating pananampalataya, abay malamang si Jesus ay itsapwira natin ito sa doon sa ating pagkanabasa natin. Hindi natin siya magagawang Diyos. Oh? Siya ay maituturing natin na tutunga pala. Ha? Siya ating maituturing na siya isang propeta lamang. At walang kabahagi na bilang isang Diyos. Dahil po ay kung ating pong gagawing Diyos si Jesus, dahil nga walang tao, wala nga ang siyang ama na isinilang ni Birhing Maria, no, na walang miracle daw, na walang ama na gumalaw o sumagi sa mga kamay ni Birhing Maria, aba, siguro naman kung ating ibalik, no, yung history, mas kaya-aya na si Propeta Adan, si Adan ang gawing Diyos, sapagkat si Adan ay mismo ang gumawa sa kanya, yung dakilang tagabagika, ang Diyos mismo ang gumawa sa kanya. So dapat, ang gawin nating Diyos, ang gawin nating Diyos kung si Jesus man lang, ay mababang uri po siya na pagkalika. Ha? Dahil si Propeta Adam o Adan, na, ay siya po ginawa mismo. Ha? Mismo ang dakilang tagabaglika ang gumawa sa kanya. Mismo ang Diyos, ha? Ang naghubog sa kanyang katawan. At walang sinumang ibang kamay ang hawak sa kanya, na gumawa sa kanya, kundi ang dakilang tagapaglika na si Allah. O di ba yung katotohanan, aba, mga brother, yung mga hindi pa mayong di mga Muslim diyan, yung paniniwala niyo, aba, nirespeto po natin, ha? Ito ay atin lamang na pag-usapan dahil dito sa katanungan ng kapwa niyo mga Kristiyano. Dahil nga, dahil kung totoo naman, ha, mga brother, kung si Kristo man lang, ay mas siguro, mas maganda si Adan na gawin natin o kilala natin Diyos. Dahil siyempre, si Adan ay ginawa mismo ang humubog sa kanyang katawan o sa kanyang pagkatao, ay ang gumawa sa kanya ay mismo ang Diyos o ang dakilang tagabaglika ang gumawa sa kanya. O diba? Oh, mayroon pa pangalawa. Ah, si Iba. Ha? Ah, kung wala si Dan, gusto nyo si Iba, gawin nyo yung Diyos. Pwede naman. Ha? Ah? Dahil ka, matalinghaga din ang pagkagawa kay Iba. Dahil si Iba ay mula sa lalaki. Si Iba, mula po sa lalaki. Hinugot sa tadyang, no? Doon sa rib ni Adan. Ha? Ah? At nung lumabas nga, babae. Ha? Ah? Si Iba. Yung
yung paghugot niya si iba, yung magagawin niyang kapartner. O di ba? Mas kabalagan. Ha? Kaysa kay Jesus. Si Jesus ay mula kay Birhing Maria na dumaan mismo sa puerta ni Birhing Maria. Aba? Ito sabi, normal yung kanyang pagpanganak. Paglabas, di ba? Normal. Ha? kaya mga kababayan at mga kaibigan, yan po ang dapat yung isip-isipin po natin, no? Ito hindi po pag-iinsulto. Ito po yung katotohanan, no? Katotohanan. Inyo pong, itong aking mga sinabi, mga kapatid at mga kabayan, inyo pong pag-aralan ng konti. Medyo, tayo po, medyo nalihis lang konti siguro ng konti, no? Ang ating paniniwala. Baybayan po ninyo, ha? Kung si Jesus man lang ang gawin yung Diyos, mas maganda siguro si Adan o kaya si iba ang gawin yung Diyos. Dahil sila po ay talagang matalinghaga ang kailang pagkagawa. Ha? Yung dalawa na yan ay hindi nang galing sa puwerta ng tao o hindi nang galing sa puwerta ng babae. Ha? Eh si Jesus po ay galing sa puwerta ng babae, ba normal yung kanyang paglabas. Diba? Sorry po kung ako po ay ito yung aking medyo po ako napatawa dahil hindi ang pagtawa ko ito ay hindi po tawa na ako inungutya, no? Ay kung kayo nasaktan man dyan ay ako po humingi ng kapatawaran sa aking nasabi dahil sinasabi ko lang po yung katotohanan kung anong po yung ito po yung napag-usapan lang natin dahil ito yung katanungan ng inyong mga kapwa nyo reliyon na yung kapwa nyo Kristiyano. Ito yung nabanggit ko lamang dahil para malang mapunan ko yung kanyang kasagutan. Kaya nga itong mga bagay na ito, no, dahil habang ang mundo umiikot, ha, o habang ang mundo ay buhay pa, no, ay pagsikapan po natin na ating matuklasan yung tunay na reliyon at tunay na Diyos. Magising po tayo sa katotohanan, mga kapatid, na mga hindi pa ng mga Muslim, ha? Magising po tayo sa katotohanan. Sabi ng propeta Isa alayhis salam o Jesus, sabi niya sa Juan 8:32, sabi niya, hanapin niyo ang katotohanan sapagkat ang katotohanan siyang magpapalaya sa inyo. So marami pong talata sa inyong banal na Biblia na ito pong talata na yan ay hindi po iyan nababasa ng inyong mga pastor. At mismong pastor ninyo ay hindi rin po alam yan, mga kaparian, mga ministro. O kung alaman nila, ito iniiwasan nila na basahin para sa inyo. Dahil bakit po, kasi kung malaman nila yung ganyang mga talata, abay baka mamaya ay magdadalawang isip na kayo sumamba sa kanila at lumapit sa kanila. Yun po ang katotohanan, mga kapatid at mga kaibigan, mga kababayan, yung po ang katotohanan sapagat dito nga ay katotohanan lamang tayo. Kung kayo may nasaktan ko sa nabagit ko na yan, abay humingo po ako ng dispensa sapagat ang sa akin lamang ay yung kasagutan ng inyong kababayan na Kristiyano, then ay akin na pong binaybay yung kasagutan. Naman ay patuloy tayo, no, at magbabasa pa tayo ng mga ilang pang mga message dito, mga katanungan, no, sa pamagitan ng pagpadala ng mensahe. Oh, mga katanungan na ito, mga katanungan nito ay siguro ito ay naguguluhan sila, naggusto nila ng maliwanagan na mula sa kanilang kaisipan. Mga kapatid nga pala, ano, baka maya ay sabihin nyo ay ako'y nagbibiro lamang dito at ito pong mga kasagutan nito ay itinanong ko na sa ating mga ustadyes, sa mga nakaalam, sa mga marunong, sa mga galing, sa larangan ng ating pananampalataya. Makita lang ni Ustad Nur at ni Ustad Wahid ay doon ko po itanong sa kanila ito para po mabigyan ng maayos, may plaster ng maayos yung mga katanungan na yan. Ko din nyo, ito po ay hindi po tayo nagbibigay ng mensahe dito nang wala po katotohanan. Dahil ako mismo rin po ay natatakot na ako mabulid sa po ng Pino kung ako dito ay magsasalita ng walang katotohanan at magpapahayag na walang kahusayan. So, mga kapatid, mayroon pang katanungan dito mula din kay sa Cebu, isang Kristiyano din, no?
Sabi niya rito, bakit mas kilala pa naming mga Christian si Jesus bilang Ama o God the Father? People are giving charity and helping. Ay siyempre nga ay yung kasi ang sagutan dito no doon sa katanungan niya ito kung bakit daw mas kilala pa naming mga Christian si Jesus bilang Ama o God the Father. Siguro yung katanungan nito ay hanggang dito na ito lang muna ang pinakahuling bahagi natin no ang huling tanong nito ay dito na tayo muna pasamantalang titigil no pag natapos ito ay tayo pumamalam. Huling katanungan na po ito ha sabi niya ito bakit mas kilala pa si Jesus na bilang Ama o God the Father? Eh simple Father, yung kasi ang iyong nakagisnan, no? Yung kasi kung ano man yung pananampalataya ng iyong mga magulang, mga lolo mo, mga kuya mo, ate, kung ngayong halimbawa ay nahuli kang ipinanganak o nagbunso ka, ay simple naman kung ano nakita mo sa kanila, yun din gagayahin mong pananampalataya. Siyempre, hindi ka makakatangi dahil bata ka pa lang, bibinyagan ka na, di ba? Kapag doon kasi wala ka pang isip, ay ipapayakap na sa'yo ni Father yung panapalataya na hindi mo naman lang sinaliksik na maayos. Nag-edad ka pala ng 5 buwan, ay doon, ay bibinyagan ka na. Hindi mo alam kung ang totoo ba yun o tunay ba o gusto mo ba. Na tanging alam mo lamang, ay uha, iiyak ka lang naman. At doon sa mga katanungan ni Father, para sa'yo, ang sasagot, yung magulang mo. Diba? Yun po katotohanan. Na miss mo din ang ating mga magulang nung panahon ay nangaligaw din. At wala silang tunay o tumpak na kalaman dahil doon pa lamang, no? Doon nagdulukuhan na. Sa pagbinyag pa lang sa bata, ay naluloko na si Father, pati yung mga magulang mo. Ay ito pang katotohanan ay dito po tayo ay kumagalit po kayo sa akin mga brother o mga kababayan diyan o yung mga Kristiyano diyan na ganitong paniniwala ay magalit man kayo diyan ay ako mismo rin ha, nung ako ay nagising sa katotohanan nung ako pala ay binyagan ay bata pa ako. At noon ako nag-react na hindi magandang ang ganyang gawain kasi siyempre bata ka pa nga naman ha, bibinyagan ka 5 buwan ka pa lang ilad ka isang taon abay ano naman yung iyong wala ka pang kabang mga noon, ha? Wala ka pang isip, ha? Bibinyagan ka, ha? Ng paan ni pare, ha? At doon sa mga katanungan, ang sasagot ay mamagulang mo, ha? Si tatay at si nanay ang sasagot sa mga katanungan, ay sa mga katanungan na para sa iyo. Sabihin doon pa lang, talaga naman po ay ito'y nadulukuhan na. Kaya brother doon sa mga taga-Cebu dyan na nagtanong dito, ha? Ay yun po ang katotohanan dahil siyempre nung nakilala niyo siya na si Jesus na Father, bagamat hindi totoo na si Jesus ay God the Father o Ama, no? Dahil kung ati po talaga ito pag-aralan mga brother, no? Na hindi mananampalataya, mga kababayan, ay hindi po katanggap-tanggap, ha? Na tawaging Ama. Ha? Yung Diyos. Dahil po kung ganun pong ating paniniwala, no? Kung ating pong ipapalagay sa ating sarili na ikaw ay isang binata at gagawin kang Ama, abay, siguro naman hindi ka papayag. Dahil ang tinatawag na Ama ay yun lamang may mayroong asawa at may anak. Ha? Dahil kung hindi naman maganda at hindi naman katagab-tagab naman yata kung tatawagin yung binata na Ama. Ha? Siyempre, kung ang yung binata, hindi matatawag dahil yung mag-asawa nga mismo. Ha? Yung mag-asawa na walang anak, matatawag ba na ama't ina sila na walang anak? Diba, ito'y katotohanan mga brother at mga kababayan doon sa mga hindi pa mga Muslim. No? Ayun po katotohanan na dapat po na ating pong saliksikin ito. Ayun, kasi ating saliksikin at pag-aralan natin ng gusto yung ating pananampalataya.
Kung kayo man ay magsaliksik, abay isama na ninyo yung ating yung aming reliyon ng ang Islam. Yan po yung kasagutan ko doon dyan sa taga Cebu na nagtanong dito, yung pong kasagutan ko sapagkat yung katanungan mo ngayon ay para sa inyo, no, ay dapat sana ang sasagot niyan yung mga pastor, mga pare, no. Yung katanungan niyan ay hindi para sa akin. Hindi para sa akin na hindi ako sasagot niyan. Dapat ang sasagot niyan ay yung mga pare, mga ministro, mga pastor. Oh, pero ang dangan naman ay itinanong mo sa akin at palibasa naman ay galing ako dating Kristiyano din na mayroong kaunti kaalaman naman sa pananampalataya ninyo. Kaya yun po ang kasagutan ko na yan po ang yan po brother ang nahagisnan mo na kaday nung namulat ka, yan ang tinuro sa iyo na Kristiyano ka, na paniwalaan si Jesus na Diyos, Ama, Anak. Kaya diyan po na talagang pag ikaw po ay nagsasaliksik, talagang magkakawindang-windang ang iyong utak dahil imposible naman na isang Ama, Anak, Espiritu. Ibig sabihin Diyos Anak, Diyos Ama, Diyos Espiritu. Abay, yan po ay tatlong Diyos yan. At mga kabayan, at wala na po tayong oras, siguro naman ay hindi tayo pwede pang lumampas dito dahil tamang-tama lang ito. Ano? Dahil gaya ng dati, ang sinabi ko, ang bawat mga nilikha na dakilang tabaglikha ay matatawag na tayong Muslim na sumusunod at sumusuko. Kaya mula dyan sa Pilipinas, sa Pangasinan, Manila, Islam in Action, Ormoc, Saudi Arabia, at simple naman dito rin sa Qatar, Islam in Qatar, ay na po yung magpapaalam at sa muli po ay tayo magbabalik, ha? Hanggang doon lamang, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.